Isa sa pinakapaborito ng mga Pinoy na inumin sa umaga ay ang mainit-init na taho na sadya namang nakakapawi ng lamig at gutom. Mapabata man o matanda man, hindi maitatanggi ang pagkahilig dito. Kaya naman maraming kababayan natin ang pinili na maging hanap buhay ito. Madaling araw pa lang ay gising na si Bart para maghanda sa pagluluto ng taho. Medyo matagal din kasi gawin ito, kaya nakasanayan na niya ang magising ng ganun kaaga. Si Bart ay matandang binata, nasa 40 higit na ang edad nito. At ang dahilan daw nito ay ang minsang pagkabigo sa babaeng minsan niyang minahal. Pabait naman si Bart at masipag. Siya yung tipo ng taong walang imik, walang bisyo, ngunit wala ding kaibigan. Kahit kamag-anak ay wala din. Wala din nakikita ang mga kapitbahay nito. Matagal na usap-usapan sa lugar nila ang pagiging misteryoso ng pagkatao ni Bart. Isang araw, patanghali na noon, nagmamadaling makauwi si Bart galing sa pagtitinda ng taho. Sumama ang tiyan niya kaya nag-alala siya na baka sa daan pa siya abutan ng di maganda. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang mga kapitbahay na sina Mang Roman at iba pang kaibigan na nag-iinuman sa tapat ng bahay nito. Oh, magandang araw sa iyo, Bart. Mukhang tinanghali ka na yata sa pagtitinda mo, ah. Halika muna dito. Shot lang, Sabado naman ngayon eh. Nagkayayan lang kami. Wika ni Mang Roman. Subalit dahil sa pagmamadali ni Bart, may pakiramdam siya na may lalabas na anumang sandali. Kinilabutan na siya na di mawari kaya dinedma niya ang pag-aaya ni Mang Roman na ikinapahiya ng matanda sa mga kainuman. Abat bastos naman pala yun ah. Tignan mo paring Roman, nilagpasan ka lang na para bang wala siyang narinig. Panunulsol ni Edwin, isa sa kainuman ni Roman. Dahil nakainom na, ay nag-init ang ulo ni Roman. Tumayo ito at pinuntahan si Bart sa bahay. Samantala, masakit talaga ang tiyan ni Bart. Kahit nakadumi na siya, ay hindi mawala-wala ang sakit ng tiyan niya. Marahil, ang sanhi nito ay ang pagkain niya ng bawal sa mga tulad niya. Maya-maya pa, malakas na katok ang kanyang narinig. Nainis siya dahil gusto niya nang magpahinga. Ngunit palakas ng palakas ang katok na parabang gigibain na kung sino man ang nasa labas ng bahay niya. Nag-iba ang pakiramdam ni Bart dahil sa inis. Nag-init ang katawan niya sa kung sino mang istorbo sa pamamahinga niya. Dahil sa walang tigil ang pagkatok, ay napilitan siyang buksan ang pinto. Nagulat pa siya nang makita si Mang Roman. Hoy, alam mo ikaw ah, bastos ka din eh no. Ang ayos-ayos ng pagyaya ko sa'yo kanina, pero anong ginawa mo? Binastos mo ko! Wika ni Mang Roman sabay unday ng suntok sa mukha ni Bart. Hindi nagawang umilag ni Bart kaya sapol siya sa malaking kamao ni Mang Roman. Nalasahan niya ang lansa ng dugo sa sariling bibig kung saan ay tinamaan din ng magkasunod na suntok ni Mang Roman. Dahil sa gigil ay mabilis niyang hinablot ang braso nito at walang pagdadalawang isip na kinagat niya ito ng madiin. Dagli niya ring binitawan ang braso ni Mang Roman nang masulyapan na papalapit na ang kamao nito. Nang tingnan niya si Mang Roman ay nakita niyang nakatulala na ito na parabang hindi makapaniwala sa ginawa niya. Oy paring Roman, halika na, pabayaan mo na yan, weirdo na yan. Wika ng isang kainuman nito. Hinila na nito palayo si Roman na sinundan lamang niya ng masamang tingin. Pagdating sa umpukan ng mga kainuman, napansin nila ang pagkatulala ni Roman. Hindi nila nakita ang kagat ni Bart dahil natakpan ito ng manggas ng t-shirt. Ilang sandali pa ay biglang nagpaalam si Roman na magpapahinga na. Samantala, si Bart pagkatapos malasahan ang dugo sa braso ni Mang Roman ay nawala bigla ang pananakit ng tiyan. Ang naging epekto naman ang paglalaway niya sa isang sulok
habang ikinakalma ang sarili. Matagal na panahon na ding nang huling makatikim siya ng karne ng tao. Mula sa baryo kung saan siya nagmula ay napatay niya at kinain ang laman loob ng kapitbahay niyang si Aling Bebang. Si Aling Bebang ay tsismosa sa kanilang baryo. Wala naman sana pakialam si Bart dito dahil tahimik din na nabubuhay ito kahit walang kaibigan. Ngunit wala naman din pinipirwisyong tao. Isang hapon ay napadaan si Bart sa harapan ng umpukan ng grupo na kinabibilangan ni Aling Bebang. Nagbubulungan ang mga ito nang makita na palabas ng bahay si Bart. Dala ang kanyang gamit sa pamingwit. Hindi akalain ni Bart na ang matagal na niyang ibinabaon sa limot sa dating nobya ay binanggit ulit ni Aling Bebang. Ah, Bart! Nabalitaan mo na ba? Dumating na pala si Mila, yung ex mo. At ito pa, kasama daw niya ang asawa nitong mayaman. Ginamit din talaga ni Mila ang utak niya. Sa bagay, kung sa'yo siya napunta, anong magiging buhay niya? Ayan, ganyan. Kung di ka pa mangisda, di pa kayo kakain. Wika ni Aling Bebang, sabay tawanan ng mga kaharap nito. Nanginig ang laman ni Bart sa pang-iinsultong ginawa ni Aling Bebang. Walang kahit na ano ang namutawi sa bibig niya. Tahimik pa din siyang humakbang palayo sa grupo ni Aling Bebang. Dinig na dinig niya ang tawanan ng mga ito. Hating gabi na ng petsa na yun ay malakas na sigaw ang umalingaungaw sa buong baryo. Nagtakbuhan palabas ang mga kapitbahay na nakarinig sa sigawan. Saan nagmumula ang sigawan na yun? Tanong ng isa nang biglang may sumigaw pang muli. Napagtanto nila na nagmumula ang sigaw sa bahay ni Aling Bebang. Kaya nagmamadali nilang pinuntahan ito. Ganun na lang ang pagkasindak nila nang makitang nakatihaya si Aling Bebang sa kusina nila. Warak ang tiyan at may kagat sa leeg at wala ng buhay. Iyak ng iyak ang mga anak ni Aling Bebang. Maya-maya pa ay nagtatakbo ito palabas ng bahay at doon sumuka ng sumuka dahil sa nakakarimarim na kinahinatnan ng kanilang ina. Maraming kapitbahay ang pumunta nang mabalitaan ang nangyari. Walang makapagsabi kung ano o sino ang may kagagawan ng krimen. Samantala, sa isang tagong sulok ay nagmamasid ang malahalimaw na kaanyuan ni Bart. Walang anumang pagsisisi sa kanya dahil masado siyang ininsulto ni Aling Bebang sa kabila ng pagiging tahimik niyang tao. Nagkaroon ng imbestiga ang kapulisan at isa siya sa naimbita sa presinto. Puro tanggi si Bart na wala siyang kinalaman sa nangyari. Walang nagawa ang mga pulis dahil wala namang ebidensyang maipapakita. Takot na din na magsalita ang ibang kapitbahay sa takot na sila naman ang isunod na patayin. Simula noon, nagkaroon na ng takot ang mga tao sa baryo nila. May usap-usapan na si Bart ang may gawa sa pagkamatay ni Aling Bebang. Ngunit wala naman silang ebidensya. Kaya naging ilag sa kanya ang mga kababaihan. May mga kalalakihan, lalo na ang pamilya ni Aling Bebang, ang galit sa kanya. Ramdam ni Bart yun sa mga kilos at paraan ng mga tingin pa lang ng mga to sa kanya. Kaya naman doble ingat siya, lalo na kapag umaalis siya para mangisda. Hanggang isang madaling araw, pauwi na siya galing sa pangingisda, ay nakaramdam bigla si Bart ng kaba. Kapag ganon ay alam niyang nanganganib ang kanyang buhay, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa mga oras na yon. Batid niyang may nag-aabang sa kanyang daraanan. Naisip niya na pwede siya ang mamatay o makapatay na naman siyang muli, kaya lumihis na siya ng landas. Sadyang inabangan ni Bart kung sino ang nagbabalak sa buhay niya. Bago makarating sa baryo nila ay nagtago siya sa malaking puno. Ilang sandali pa ay may narinig na siyang usap-usapan. Palapit sa kinaroroonan niya. Mautak din yung kriminal na yun ha. Sinadya niyang hindi dumaan doon.
Siguro nakatunog. Wika ng isang lalaki. Dahan-dahang sinilip ni Bart ang kakalagpas lang na kalalakihan. Kumpirmado ang asawa ni Aling Bebang na si Mang Marlon, ang isa sa mga yon. Dahil sa nakaambang panganib sa buhay niya at ayaw niya din naman niyang makapatay pa, ay biglang nilisan ni Bart ang bahay niya. Mula sa malayo ay nagmasid siya sa magiging reaksyon ng mga kababaryo niya. Sa araw na yon ay kitang-kita ni Bart kung papaanong sinunog ng mga tao ang bahay niya. Kaya batid niya na siya ang pinaghihinalaan sa pagkamatay ni Aling Bebang. Balik tayo sa kasalukuyang sitwasyon ni Bart. Sa kabilang banda ay nagsisisi si Bart sa pagiging padalos-dalos at pagkagat kay Mang Roman. Alam niya ang magiging epekto nito sa katawan ng taong nakagat niya. Ang pinag-aalala lang niya, baka magsumbong ito sa iba at pagkaisahan siyang patayin ng mga tao doon. Kundangan naman kasi, tahimik siyang tao pero may mga tao din na ginugulo siya na naging dahilan ng pananakit niya sa mga ito. Samantala si Mang Roman naman ay nangkulong sa sarili niyang kwarto. Narinig ng mga anak at asawa niya na parabang nagsusuka ito at kumakalabog sa loob ng kwarto nito. Inakala ng pamilya niya na dala lang yun ng labis na kalasingan. Ang hindi nila alam, unti-unti nang nag-iiba ang anyo ni Mang Roman. Kinagabihan, sa kagustuhan ni Bart na malaman kung ano ang nangyari kay Mang Roman, ay nag-anyong aso siya. Mula sa likod ng bahay ay dahan-dahan siyang naglakad papunta kina Mang Roman. Sakto pagdating niya, sumilip siya sa nakabukas na pinto ng bahay. Narinig niya na nagkakaingay ang pamilya. Roman, ano ba? Buksan mo tong pinto. Maghapon ka na dyan sa loob ng kwarto mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ng asawa nito. Ganun din ang mga anak nito. Kumakatok para lumabas na ang amang si Mang Roman. Dahil doon, nakaramdam ng pag-aalala si Bart. Kahit nasa katawang aso siya, gumagana pa din ang pagiging isip tao niya. Nag-aalala siya na baka aswang na din ito at madisgrasya ang sarili nitong pamilya. Mabilis siyang umikot papunta sa likod ng kwarto ni Mang Roman. Baka may siwang doon na pwede niyang silipan. Idinikit niya ang kanyang tenga sa dingding. Nakarinig siya ng lagabugan at parang malalalim na paghinga. Saktong nakakita siya ng maliit na siwang sa dingding. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob ng kwarto. Madilim ang loob noon. Nang biglang may kung ano na lumapit sa siwang na sinisilipan niya. Malalim ang paraan ng paghinga nito. Bahagya pa nitong tinapik ang dingding kung saan siya nakasilip. Biglang napatras si Bart sa pagkakasilip niya sa siwang ng dingding. Nakatitiyak na siya na aswang na din si Mang Roman. Muli siyang nagpalit ng anyo at siya ay naging pusang itim. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa pintuan ng bahay ni na Mang Roman. Hindi na siya napansin ng pamilya nito na abala sa pagkatok at pagtawag kay Mang Roman. Sumingit siya sa ilalim ng mesa ng mga ito para magmanman. Hanggang sa wakas ay tumigil na ang pagwawala sa loob ni Mang Roman. Subalit, iba ang pakiramdam ni Bart, lalo na nang marinig niya ang unti-unting pagbukas ng pintuan sa kwarto nito. Naglapitan sa may pinto ng kwarto ang mga anak ni Mang Roman upang tingnan kung napano na ang kanilang ama. Hanggang sa tuluyan nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Tahimik ang paligid. Madilim sa kwarto kaya binuksan ng isang anak nito ang flashlight. Hanggang sa bigla na lang may tumalon na papunta sa harapan ng mga anak ni Mang Roman. Nagsigawan ang mga bata nang may lumabas na tila halimaw sa pintuan. Tinignan sila isa-isa ng halimaw bago sinugod ulit para saktan, subalit. Biglang naging aswang na rin si Bart
at nakipagbuno siya kay Mang Roman na nasaan yung aswang na rin. May aswang! May aswang! Sigawan ng pamilya nito. Lalo na taranta si Bart dahil kapag narinig ito ng mga kapitbahay, tiyak tapos ang kanyang buhay. Kaya nagmamadali na siyang lumabas. Ilang sandali lang, magpapalitan nyo na si Bart. Naging ganap na siyang aswang at walang pag-aalinlangan na nakipagbuno kay Mang Roman na nasaan yung aswang na din. Ililigtas niya ang buhay ng mga anak ni Mang Roman dahil siya rin naman ang dahilan kung bakit ito nagkaganoon. Pero huli na para maagapan ni Bart. Kinagat na ito ni Mang Roman sa iba't ibang parte ng katawan. Naghiyawan ang iba pang anak at pamilya nito dahil nakita nilang nangisay at wala ng buhay ang isang bata. Nagulat sila nang bigla ding tumayo ang inakala nilang patay na anak. Dahil bigla itong bumangon at naging ganap ding aswang. Magkatulong nilang nilapa ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Habang si Bart ay walang magawa kundi mapaiyak na lang. Batid niya nadadami na ang lahi nilang aswang. Makalipas nga ang ilang minuto, maniwala kayo o hindi, lahat ng miyembro ng pamilya ni Mang Roman ay naging aswang. Si Bart sa mga oras na yon ay tumakbo na, patungo sa makakapal at masusukal na mga puno. Ang pamilya naman ni Mang Roman sa oras na yon ay nagsialisan sa kanilang bahay nang marinig nilang papalapit sa kanilang bahay ang kanilang kapitbahay. Magmula noon, nabalot na ng katatakutan ang kanilang baryo. Naging usap-usapan na rin sa kanilang lugar ang paglaganap ng mga aswang sa masusukal na kagubatan.